Sa pagpapagawa ng paputo, kailangan natin ay mga chemical na kagaya ng debil, aluminyo, colorato, sulfur para siya ay maging paputok na yung chemical. Pag na-chemist na yon, yun, pwede mo na siyang ikarga doon sa mga papel at saka lagyan ng mitya. Tara, napuputol ka? Oo. Ano po ang nagpapa-special sa sawa niyo? Ang nagpapa-special sa sawa namin, yung maganda ang aming quality. Quality ang nagpa-ano sa amin. Tapos, maganda yung yari. Ang finished product namin pulido. Kaya nagugustuhan ng buyer namin yung aming produkto. Bakit sawa ang tawag? Kaya sawa ang tawag sa product namin. Kasi ang role ng sawa, di ba, pabilog. Kaya ang itsura ng sawa malaki. Kaya pag yung forma ng sawa, ibinasi namin doon sa product namin na pabilog din siya. Kaya tinawag namin siya sawa. Ilang piraso ang nagagawa niyo kada araw? Ang nagagawa namin kada araw, kada isang tao, 5,000 ang nayayari ng isang tao. Kaya nakakayari sila ng sa loob ng isang linggo, yung isang tao na yan, minsan malakas. Depende sa yari nila, mga 30 o 25,000 ang isang kada tao. Sitwasyon ng pagpaputok sa Pilipinas? Ang sitwasyon dito sa paputok sa ngayon, medyo matumal kasi nga na pinagbawal. Pero magasano, hindi naman pinagbawal, kundi nagkaroon lang ng limitasyon yung pagpapagawa. Ganun. Naapektuhan po ba ang buhay nila? Malaking bagay ang
pagkaka-apekto sa amin ng paputo kasi karamihan dito sa Bulacan ang hanap buhay paputo. Mula nung napagbawal o nung Pangulong Duterte ang paputok, marami nawala ng hanap buhay. Bakit 5-star ang tawag? Kaya 5-star ang tawag dun sa paputok na yon. Medyo malaki siya ng bahagya dun sa maliliit. Kaya yan ang pinaka-tawag sa kanya, 5-star. Bukod sa pagpapagawa ng paputok, hindi lang naman yun ang hanap buhay namin. Meron pa kami ibang pinagkakakitaan. Kagaya na ang baboy, papakita ko sa inyo din eh kung ano yung aming pinagkakakitaan pa. Yan ang mga hanap buhay namin dito. Yan o, oh, yung mga tinalo. Ang iba pa namin pinagkakabuhayan dito ay yung magsasaka, pagtatanim ng palay, pagtatanim ng mga gulay, gulayan, tsaka kahit papano, yung merong panghanap buhay na mga motor, nagtatricycle, yun, ang aming pinagkakabuhayan dito sa Bulacan. Po ang aming pinakalisensya. Iyon po ang ikakabit namin dito sa ano para malaman ng mamimili na yun yung aming lisensya at saka pinagkakakilanlan. Ang ating finish product. Ibabundle na po namin siya. Ito na po yung aming dadalhin sa market. Bibenta na namin siya.